naman yung sa movie star. Ako po ay ano lang, nagsisimula at sana nga po eh maging successful at pala rin po sa unang proyekto ko. Nung mga nagsisimula ka sa vlogging, inisip mo na pagpunta to sa pagiging artist? Hindi po, hindi po talaga. Yung pag-vlog, yung vlogging ko po kasi parang nag-video lang naman ako ng all about myself. And even till now po, puro lahat naman po ng contents ko is about sa memories ng buhay ko. Na anytime kapag na-miss ko, ay nung nag-travel ako sa ganito or nung binlog ko yung sitwasyon ko na to, pwede kong balikan anytime. Kasi part po yun ng journey ko as tao. So yung showbiz, wala kayo? Wala po eh. Tapos lagi ko po sinasabi pa noon, hindi mo papalak mag-artista kapag nagkakaroon po ng pagkakataon na tinatanong ako ng press or kaya na ibang taon, mag-artista ka ba? Kasi para nga pong medyo parehas naman din po. Hindi lang po ako umaarte, pero parehas po na kilala po sa social media ng tao. Pero ayun nga po, hindi pa po ako handa noon. But this year talagang sabi ko, nung pumasok ako ng Agila, Agila talaga nag-push akin. Kailan ka ba nag-enter ng etong year lang, this year lang po ako nag-enter. And nung nag-enter ako sa kanila, sinabi ko rin sa kanila, wala po akong balang mag-artista. Tapos si Tita Becky, tapos sila Miss Kat, sila Sir John, paulit-ulit nila sinasabi sa akin, sayang to, tapos may iaalong kami yung project sa'yo, mag-workshop ka. And sa tulong po ni Madam Ana Peleo, grabe po, napakagaling pong coach. Siya po talaga ang naghatak kung ano yung pwedeng ihatak sa akin. Sana nga po, maging successful din ako dito. Pero I'm sure nung bata ka, marami na nagsasabi sa'yo, uy, artistahin ka, mistisa ka, pwede ka sa showbiz. Actually po, dati po, ano, nung bata po ako, mga, parang Erin, ano, age, yeah. Nag-BBTR, artista po ako, kumipila po ako sa mga audition ng mga Going Bulilit, ng mga PBB, lahat po yan. Nung noon po yun, tapos po nung naging dalaga ako. Ano nagawa mo naman yun? Ano po, nung hindi pa ako nakapag-commercial, pero nakapag-extra po ako sa Maala-ala mo kaya. Naalala ko ang leading noon, si Ate Maha, tsaka si Ella Cruz. Batang-bata pa po, mga 9. Tapos tumatakbo-takbo lang po ako. Ganun lang po yung scene ko doon. Tapos noon, sabi ko sa mama ko, ayoko niyan. Ayoko nito, hindi ko kaya. Opo, nung time, hindi naman sa hindi ko type yung experience. Parang feeling ko lang hindi siya para sa akin. Kasi kahit saan ako dalhin ng nanay ko, hindi naman po ako nadidiscover. So para po sa akin, yung nag-open po talaga ng doors is yung YouTube. And nung naging YouTuber naman po ako, sa sobrang pag-focus ko sa pag-content, hindi ko naman po naisip na mag-a-artista ako. Kasi parang okay naman na ako, may mga friends akong artista, support na lang ako sa kanila every black screening nila or whatsoever. Lagi ako uma-attend to support. And ayun nga, nagkaroon na ng pagkakataon na parang self, kaya mo ba to? But hindi ko sinasabi ko wala na akong self-doubt para sa sarili ko. Meron pa rin po, pero mas gusto ko lang po lawakan yung kakayahan ko sa mga bagay-bagay mo. Ano siya na iba ng project na iyo po sa iyo na kinukuha ka mag-artista? Bakit po ka kumayag dito? Bakit ka na-convince niya po? Actually po, meron nga po. Ayoko naman parang ang sounds ng mayabang na lead role po yung mga nakukuha ko pong projects. Pero hindi takot po. Hindi po! Hindi ah! Ano, hindi lang ako talaga ano lang, kampante pa sa sarili na kaya ko agad. Gusto ko po munang ano, step by step. Wala naman po problema magsimula ng unti-unti eh. Kesa naman po biglain, tapos ang pangit po ng kalabasan. So, mas gusto ko lang po na, nung nabasa ko yung script ni Gampol, sabi ko, parang ako to ah. Yung personality ko po ah, behind the camera, na parang medyo mahilig po kasi ako sa horror, sa mga thrill, sa mga suspense. And sabi ko, sobrang ganda ng story nito. Gusto ko ng ganito. Ay, medyo naloka ako kasi naloka ka na. Sabi ko talaga, lagi ko sasabihin niya naloka talaga. Kasi Derek Ramsey na yun, like grabe ko sila tignan. Sabi ko nga nung napanood ko yung clip, ang
napapanood ko, Christine Reyes, Ann Curtis, di ba ganun yung mga nakalabsin ni Sir Derek na, uy, bakit ako nandyan? Sino ka? Di ba? Sino ka? Sino ka? Di ba? Pero malaki pong opportunity din para sa akin na makatrabaho po ang isang Derek Ramsey. Medyo pressure po talaga. Nagdadasal po ako. Sana hindi ako mapahiya. Actually po, huwag niyo po tanongin sa Saynab. Si Loretta po. Sige. Loretta? Pasok! Loretta? Andito si Loretta. Wow! Si Loretta, ano lang yun? Wala eh. Wala sa kanya yung mga ganun. ganun yung character ni Loretta. Kaya sana panoorin nyo. Okay, Saynab naman. Saynab naman? Si Saynab? Ay, naku! Ayan na natin yung segundo ng buhay natin na yun. Hindi, pero masaya po ako. Gentleman po. Wala po ako masabi. Hindi po talaga ako nakaramdam ng kahit na anong ilang or nabastusan ako or what. Pero sabi nyo, hindi naman gentle yung rockdown. Opo, pero I mean, yung kung paano po, bago siya ginawa, like yung process, yung pakikipag-usap po sa akin, Sir Derek, na natawa pa nga ako, sabi, mag-rehearsal muna kayo. Huwag na tayo mag-rehearsal. Huwag na lang. Doon ako natawa. May rehearsal pala to. Kasi first time nga po. Pero sabi na huwag na kayo mag-rehearsal. Hindi. Sabi, si Sir Derek po sabi, huwag na tayo mag-rehearsal para hindi natin mas maramdaman yung pagkailang or awkward. Gawin na natin. Dire-diretso na yan. Ginaguide niyo po ako ng maayos o dapat ganito. Para kami nag-i-stepping bagong ginawa or what. So hindi na kami nag-rehearse? Hindi na po kami nag-rehearse, pero talaga po na. Guide naman po, ano, doon din po si directing and yung cameraman. Sakto po yung cameraman natin, babae. Ah. So camera girl siya, babae. Okay. So medyo mas ano ako na tinutulungan nila ako, and nakinig naman po talaga ako. Iniwan ko po sa sign-up noon, yung mga panahon na yun. O, iwan ka muna dyan, nandito ko sa trabaho, focus Loretta, ka Loretta, as Loretta. Yun ang pinaka-importante mong wala gagawin ngayon. Wala dugo ang naganap sa kagatan ng labi. Wala naman po, pero parang yun dito ko, ang hapdi talaga. Kasi... Bakit? Actually, hindi pala dito. Yung dito ko, ang hapde, namumula po. Kasi yung dito ni Sir Derek, di ba, parang ano. Oo. Tapos, medyo malala yung eksena eh. So talagang ramdam mo yung gas-gas, mare. Tapos, hindi naman involved talaga yung, kapag ka ganun, hindi naman talaga involved yung saliva. So, hindi talaga... Dry talaga, so sabi ko, ay ganito pala to! Dry? Ano naman po, sabi ko nga po, with respect po namin ginawa, and ano naman po, professional. Professional po, yun po yung tama. Masakit ko ba dry? Ah! Uy! Ano lang po, Also, medyo namaga, nag-gas-gas ang hindi naman namagan, ano lang, naramdaman ko lang siya, parang mas naramdaman ko siya after na, kapaghalikan pala ako kay Sir Derek Ramsey. Tapos after... Grabe to! After nyo mag-ganon, Sir Derek ulit. Oh, hindi, Sir Derek naman po talaga yung tawag ko. Kasi... Sir! Kasi sabi ko nga po, pagka tinitingnan ko po yung mga artistang nakakasalamuha ko or makakatrabaho ko, lagi ko pa rin po silang tinitingnan ng above sa akin. Dahil po grabe po yung pagpupusigin ng mga yan. And ako po, na first time ko palang po na-try, hindi ko po pwedeng sabihin hindi mahirap. Kasi mahirap naman po talaga. Kaya po salamat po sa kanilang lahat. Masarap din naman, ha? Ayoko nang ituloy ito. Dati naman yung mahirap at masarap. Ay, ano lang po, focus lang po tayo sa goal, sa work. Huwag po tayong gumawa ng kahit anong... Ito pa yung klase ng love scene na mapapag-react si Ellen Adarna. Ano naman po, takot din po ako. Takot din po. Hindi naman takot ako kay ate. Ano lang, respect lang po. Kasi po, alam po po yung relationship. Dapat naman po talaga nire-respect natin yan. And kahit, opo, trabaho naman po. And ako din po naman, may partner din po ako. And supportive din po yung partner ko. Kung sila din po, supportive din po sila sa isa't isa kada project. Nagigets ko na po yung parang level ng maturity when it comes to work. Yung supportive sa path na gusto mong gawin, sa craft na gusto mong i-pursue. So, respect lang po talaga. So, paano mo na i-describe in one word yung love scene yun in the area? Kaloka. Talaga. Ayun talaga. Kaloka talaga. Maloloka yung mga audience. Ano kasi, parang...
di ko rin po kasi na ilang taon na po ako nagbi-video, never po ako nagkaroon ng ganong clip sa videos. Kasi para sa akin, sobrang nakakapanibago po talaga. Yung mga ganon po kasi intimate po yun eh, private po yun sa tao. So, ngayon po na in-enter natin ng showbiz, syempre kailangan po lang makalabas yun sa ano, at trabaho nga po yun. So, kakaiba po. Kaya po siguro ako naloka kasi first time ko lang po, and ayoko naman pong sabihin hindi din ako na overwhelmed dahil nakaka-overwhelm po katrabaho ang Sir Derek Ramsey. First time mo, Derek. Yes, grabe, di ba? Sino ako? Di ba? Yun ang dapat tanong. Sino ka, girl? Ano magiging reaction ng partner mo kaya pag napanood yung isa? Kasama ko nga siya. Ano, hindi naman niya, hindi niya napanood, pero like support siya sa akin nung shooting days ko. Kasama ko siya, hinatid niya ako, sinasabahan niya ako sa shooting kasi nandito din naman siya sa Pilipinas. And ano naman, ang sinabi lang naman niya, hindi niya papanoorin, but I support you kasi bago pa yung taping, pinag-usapan na namin yun, nilatag pa lang yung project, sinabi na po, and all, napag-usapan. In a matured way lang po, ayaw na po namin ng any issue sa kung ano mang meron sa amin. Ang pinaka-importante lang po talaga, thankful ako na naging supportive siya sa kung ano mang sinubukan kong bago sa buhay ko. Hindi niya papanoorin yung scene or yung movie niya panoorin? Wala rin po siya sa Pilipinas. Available po ang kampon sa cinema. So, wala po siya sa Pilipinas. Next year pa uwi niya. Sa Japan po. Sa Japan po talaga siya nakabase. Yeah. So, LDR kayo? Opo, OFW po siya doon. So, work-work lang kami for future. Ganyan. And acceptance talaga. Kung paano niya ako tinatanggap ng buong pagkatao ko, pagdating sa aming anak ako, sa trabahong ginagalawan ko, ganun din po ako pagdating sa kanya. Yung lahat. Actually, ganun naman talaga ang love. Dapat tanggap mo, kahit na hindi perfect yung partner mo or... Wala naman perfect. Yeah, walang perfect. Hahanap ka naman. And yeah, kailangan mo lang talagang i-embrace and help each other to grow. Yun talaga. Pinoy po, pero half American din. Yeah. Nakahanap ka na ng ano, ng kalma. Oo, sana nga ito na yun eh. So, tuloy-tuloy na to, Zainab. Sana! Diba? Ako pinag-break ko. Sino naman po ayaw ng gano'n? Hindi naman po ako para magpaka-hipokrita. Pero gusto ko pong pagtrabahuhan ng worth it po. At masasabi ko, deserve ko to, worth it to kasi pinaghirapan ko. Kasi ayoko naman po mang-apak ng ibang tao. Sino mga idols mo ba? Gusto mong gayahin ang career? May mga idols ako, like si Ate Yan. Ate Yan talaga, sobrang idol ko yung mula magkabata. Pero hindi naman po to the point na gayahin yung career. Kasi po, ganun ko na po siya tignan eh. Kahit saan pa po ako makarating, ganun pa rin po yung tingin ko sa mga iniidolo ko and sa mga nauna po sa akin. Sign of respect na din po yun. Dahil ako po ay baguhan sa industriyang ito at meron naman po akong sariling mundo din bilang tao. So, kung saan po ako magiging importante. Si Marian Rivera, Ann Curtis, madami, Jenilyn Mercado, yan yung mga talagang napapanood ko. Actually, yan sila Sir Derek, si Ate Beauty. Isa ko sa mga talagang nanonood ng mga palabas nila. And makatrabaho sila. Parang nakuha ko na yung goal ko na nakawork ko yung mga idols ko. Okay, ito, balik. Tatanong ko lang yung mga batak sa Pekba. Yung 7MMA. Ay, nakakatawa yun! Sabi ko nga magsasahod reveal ako. Antayin nyo na lang sa YT channel ko. Kasi, akala nila 7 million yung sahod ko. Alam nyo guys, kung gano'n yung sahod ko. Hindi naman, hindi po gano'n. Masyado pong mataas yung tingin nyo naman sa ano. Kung gano'n nga po, eh bakit hindi? And ako naman po, lahat po ng sahod ko, dinideclare ko po ng tama. Nakita ko sa mga comments, DIRS waving, mga ganyan. Ako po ay nagde-declare ng maayos and inaayos ko po kada problem dahil ayoko pong magkaroon na ang problema in the future. At especially may mga anak ako, hahayaan ko pa bang bitbitin ng mga anak ko yung magiging problema namin in the family. Kaya hanggat maaaring isettle. Kay, wala pong ganung sahod. Sana po, pag-break ko po yan. Pero, bariya-bariya lang itong showbiz. Would be no sense for you. Ayaw mo ba? Grabe naman yung bariya-bariya. Ano lang, siguro yung pag-enter ko ng showbiz, hindi money yung nilulong ko dito. Talent. Gusto ko po ng ano, ng something na, ay, may talent ako. May kaya pala akong gawin. Yun yung pinaka-achievement na makukuha ko sa pag-enter po ng showbiz. Yung money, thankful na po ako sa lahat po ng blessing na dumadating sa akin when it comes to YouTube,
gagalingan ko palalo. Hindi lang naman po para sa akin kasi marami rin naman po akong taong natutulungan galing doon. And yung pag-i-endorse po ng mga brand, salamat po talaga sa lahat po ng mga nagtitiwala sa akin. Wala pong ako. Bye-bye po, salamat po. Wala pong ako kung talagang wala sila. Lagi ko pong pinagpapasalamat yun. Nabanggit po tayo na yung mga friends na supportive friends na yan. Saka sa mga sinasabi niyo, close kick up, diba? Di na po. Kick up. Saka sa mga close kick up. Kami po? Hindi pa po kami nag-meet. Yeah, isa yan sa mga idol ko. Hindi pa po kami nag-meet. Hindi pa po. Pero isa siya sa mga nilolook forward kong makilala, makatrabaho, and palaging susuportahan. Ano reaction ng mga friends mo? Nina Donna, Nina Angel. Saan po? Sa showbiz mo na. Actually, si Ate Donna at si Ate Jelly, supportive yung dalawang yan sa akin. Lagi nila sinasabi, pang TV ka! Lagi nila akong pinupush kahit nung noon pa po. Kasi nagkakaroon kami ng mga guesting. Nakaka-go lang talaga ako sa mga ganong shows kapag kami kasama ako. Kasi nahihiya po talaga ako. Hindi po porkit lagi ako nag-video, nakikita nila na maingay, makulit ako. Wala po akong hiya. Hindi po, mahihiyain po ako kapag lalo na may ibang tao na nakatingin sa akin na hindi ko naman kilala. Lalo na yung mga napagdadaanan learnings mo, ganon. So mas dapat ingat ka. Ayun po, supportive talaga sila. And alam kong excited sila para sa akin. Kagabi lang magkakasama kami kasi nga nag-birthday sa lubong ako. And nandoon sila para suportahan ako. Lagi naman, ganun din naman po ako sa kanila palagi. Parang TV po. Hindi pa po, hindi pa po sa serye. Ito yung first ano ko, movie naman. Na may acting. And pero okay ka rin ba kung may serye na ito? Sa serye po, hindi ko pa po may promise. Mga guesting po siguro pwede po kasi medyo opo, nag-vlog po ako, dalawa yung anak ko, lagi ko pong ayoko naman pong mawala yung focus ko sa mga bagay na nasa buhay ko na bago pa dumating yung showbiz. So gusto ko nga lang po talaga unti-unti hanggat kaya ko, and kung kaya ko bakit hindi. Ayoko lang pong madaliin and baliwalain yung trabaho ng iba. Anong wish mo sa birthday? Wish ko po sa birthday ko talaga, peace of mind, number one, lalong-lalo na paparating na yung 2024, peace of mind, happy family, health, Diyos ko po, ang health talaga, dahil wala naman lahat po eh, kung hindi okay yung health natin, diba? So yun ang pinaka, pinagpipray ko, hindi lang para sa akin, pati sa pamilya ko, and sa lahat ng taong nakapaligid sa akin. And last wish ko, sana maging blockbuster and hit ang Kampon dahil sobra po talaga yung mga trabahong ginawa ng mga tao para dito. And isa po ako sa mga talagang nagpe-please na sana panoorin nyo kasi alam kong ibang sinab yung makikita nyo dito, kakaibang story, kung gano'ng kaganda at kung gano'ng kaloka. Excited ka na mag-float? Po? Parada. Opo, sasama po ako dyan. Excited ako sa float parade dahil nakakapagparada lang naman po ako sa mga pesta pag nag-major na ako eh. Ngayon, nasa float na ako, di ba? Sino makakapagsabi? Pa-outfit ka ba siya? Di ba? Sino makakapagsabi? Okay, invite ka natin. Ayan, guys. Ako po si Saina Barake, vlogger and now entering showbiz bilang actress. And sana po supportahan nyo po ang Kampon this coming December 25 sa Metro Manila Film Festival. Nakikiusap po ako na sana po magkita-kita tayo sa mga sinihan and makitag po ako kasi gusto ko din talagang ma-i-push tong pelikula na to and ma-consider lahat po ng mga naghirap para dito. Maraming salamat po sa lahat po ng production na nagtiwala, pinupuri ako. Hindi nyo po alam kung gano'n nagiging pampalakas yun sa confidence ko para mas lalong mag-look forward na maging maganda yung pelikula natin. So maraming salamat po. Don't forget na panoorin ang Kampon. Arat na sa pinakamalamit na cinema. So duwag-duwag yung kakalimutan. Yay! Ito sa yung content creation mo ngayon na talagang busy-busy ka, di ba? Sa pag-a-artista. Ay! Ahirap pala nun, no? Kasi ngayon, imagine mo kami, i-digital din namin to. Opo. Dati nagbabalita lang kami sa isang TV. Tama. Ahirap pala i-balance. Tama. Actually, kasi ano eh, tawag dito, magkaiba siya ng, like dito, kailangan mong i-portray kung ano yung
character na ginagampanan mo. Sa YouTube channel ko naman, wala naman po ako ibang pinapakita doon kundi ako lang. It's all about my life. So sa mga nagsasabi, lagi walang kwenta yung content ganyan. Sa ibang tao, walang kwenta yun. Pero para sa akin, best memories yun na pwede kong balikan kahit tumanda na ako. Kasi may mga napapanood akong mga clip ng mga batang Hollywood actress or ano na. Kapag nakikita mo yung mga baby videos nila, maliw ka eh. Na sana ako rin nung time ko, may ganun din akong mga clips, videos. Kasi feeling ko matutuwa din ako. And yun din yung binibuild ko para sa mga anak ko. Parang anytime kung ano man yung gusto nyong kahit man, hindi na po kasi mawawala ang videos, lalo na sa account ko. Account ko yun eh. So, forever ko siya makikita. Kung ano mang ganap sa buhay ko na gusto kong balikan anytime, pwede kong puntahan. Pero hindi ka maglililo. Usually kasi, pagka sumasama kang content creator sa television, sa taping, napapabayaan mo yun. At yung algorithm mo, napapabayaan mo. Yes, actually. Yung subscribers. Yes. Ano yun? Anong take mo doon? Paano mo tinatakil yun? Actually po, ano po? Nung sa akin naman po, ito, first project ko pa lang naman po. So, ang pinaka ano ko lang naman dyan, ako po kasi talaga hangga't maaari, content po ako ng content. Bago pa ako maglabas, baka dalawang linggo na po na-take yung video. Oh, okay. So, nagpe-pending talaga ako dahil ayoko naman po pabayaan. Dahil, lalaanan po? Opo, pinaglalaanan ko po ng oras kasi ayoko pabayaan kung saan ako nag-start this. And hindi naman porket pumasok ko sa ibang mundo, kakalimutan ko yung mundong nagdala sa akin sa bagong mundo na to. Pinuri ka ni Derek, di ba? Yung kagat versus kagat. Nakakaloka kayong dalawa. Paano mo in-all out agad? As Zainab ka ba doon? Hindi po. Iniwan ko na yung kalahati ng kaluluwa ko. Hindi, sabi ko nga, nung pumunta ako sa set, wala nang Zainab. Loretta na. Loretta. Si Loretta yung pinortray ko. Ayokong ma-disappoint yung director, yung producer, yung management, yung coach ko si Anna. Ayokong may ma-disappoint. And especially yung co-actor na makaka-partner ko, Derek Ramsey yun eh. Parang sino ba naman ako para si mag... Pa rin, ano? Diba? Parang pa talaga. Lulu! Oh. Kahit sino maluloka, diba? Oo. So, ayun po. Grabe. Pero kamusta yung acting? Kasi ano eh, parang hex yung pag content creator ka, sobrang blessing siya dahil andaya mo nga natutulungan. Plus, ikaw, kumikita ka rin through what you're enjoying. Pero parang, di ba, laging pagkakulang nag-TV ka, makadami nag-judge. Parang, makaka-arte ka ba? Yes, diba, actually, makakadami? Yes. Parang, ang daming kritisismo. Hindi ka pa nga uinit yung point sa mga proyekto. Actually. Ano mo sa umiyak? Ano masakit na comment yung natanggap mo na parang gusto mong wala pa naman, so far wala. Parang gusto kumbaga shoplahin or wala pa naman po. So far wala pa naman po. Pero nakakarinig talaga ako ng mga ganyan, yung parang vlogger. Mga ganyan, parang nakakatakot kasi parang hindi naman po kami pumapasok sa mundo ng iba to compete. Pumapasok po kami to learn. At saka puso na yun ngayon. And, kaya nga po yung sinasabi ko na lahat po ng mga artistang napanood ko na bago pa ako nagkaroon ng work or chance sa name ko, lagi ko sila tinitignan, nare-respeto, and wala po ako ibang gagawin kung hindi maging low-key and humble. Kasi yun naman po talaga ang pinaka magandang gamiting sandata pag pumasok po kayo sa showbiz. And wala naman po sigurong masama kung subukan po muna natin kilalanin ng isa't isa, di ba? Wala naman po. Pero ano no, nakakatuwa, parang you're so full of wisdom na what have you learned through the years? Kasi you had your fair share of issues. Yes. Na content creator. Yes. Na nakaaway ka, umaway sa'yo. Yes. Di ba isiniwalag yung mga messages mo? Ano yung mga natutunan mo from those na nadadala mo ngayon? Actually, ano, tawag dito, lahat naman talaga nang nangyari sa amin controversy eh gusto na nangyayari kasi sino ba namang gustong taong magkaroon ng problema tapos pagtawanan ng maraming tao, di ba? Wala namang ganung tao eh. So ako hangga't maaari tinitignan ko na lang siya as a lesson learned experience na mag-iingat ka na ngayon and yung pag-iingat na yon hindi para gumawa ka ng masama kundi para galingan mo lalo kung paano mo papatunayan yung sarili mo sa ibang tao. Kaya nga po, tinatry ko yung best ko na makapagbukas pa ng iba-ibang pinto na, ay, kaya ko pala. Kaya mo yan. Kaya mo to. Yung mga ganon. So, mas naglo-look forward na lang po ako sa
mas magandang paparating kaysa naman po mag-focus tayo sa mga negative na nangyari. Tumot ka mo sa kabilang nanay ngayon, kayo naiiwan anak mo. Ano po? Kayo naiiwan yung anak mo. Actually po, ang kasama ko sa bahay, sister ko, family na sister ko, and then may mga yayas po talaga ako. Hindi po ako mag-ano dahil mahirap po magpalaki ng dalawang batang. Ako po mag-isa lang, yung partner ko naman nasa ibang bansa. So, medyo ako talaga ang pukpukan ng malala sa pag-aalaga, sa pag-focus sa kanila, sa mga gastusin and all. And para sa akin po, ano, malaking pasasalamat ko din sa mga taong nandiyan dyan, hindi lang din dahil sa pera, kundi dahil may pakialam sila sa amin, mag-ina. Nice. Yes. Yung support system mo. Oo. About wisdom sa love life at pagmamahal. Ano na yung mga growth mo tungkol dyan sa pagpili ng partner na makakasama? Because you now have a boyfriend, right? Yes po. Oo, kamusta? Kamusta kayo? Ayun niya. Siguro yung natutunan ko sa lahat na nangyari sa akin, don't settle for less. And yung sa amin ng partner ko ngayon, solid siya kasi we support each other pagdating sa mga career namin. And yun naman ang pinakamaganda, yung partner mo na hindi ka babaguhin. Hindi ka uobligahing hindi gawin yung mga ayaw nila, kundi susuportahan ka pa, magiging mas malawak, magiging mas mapagmahal, and ayun. Pero Zainab, okay, nakahanap ka ng kalmang relasyon, pero LDR naman. Opo, mahirap siya. Actually, nakakaiyak. Birthday ko, wala akong bebe, oh. Paglamig ka sa malamig ang pasunod, girl. Wala eh. Okay lang yun. Ano, as long as, ano, nakikita namin na ginagawa namin lahat ng ginagawa namin now for future, bakit naman hindi mag-sacrifice? Di ba lahat naman tayo dumadaan sa pagsasakripisyo bago natin makuha yung tagumpay? Ano yung ginagawa niya dun? Basketball player. Oo. Not yun. Professional basketball player po siya. Saan siya kayo sa Nagoya Diamond Dolphins sa Japan. Anong name niya? Anong name niya? Bobby Ray Parks. Ayun. Sa Japan na pala siya. Yes, sa Japan. Hindi, Japan talaga siya. Japan na pansagot sa kalungkutan yun. Ang daling lumipad. Actually, every other month ako lumilipad. I'm sure. Oo. Nalalagay ko rin naman sa vlog ko yun kasi mahirap naman yung LDR na kayo. Tapos, hindi pa kayo naggagawa ng way to see each other. Ako, lilipad ako doon mga 5 days, 1 week. Ayun na yung pinakamatagal. Last November, may day off siya ng 4-5 days. Inuwi niya din yun. Mahal lang sa pamasahe, pero hanggat ano naman. Ay, monetize. Oo. Hindi naman sa monetize. Diyos ko, hindi inaasa yun. Secure ka, Zainab, bilang isa siyang basketball player, marami mga temptation. Yes, actually, naman, hindi natin masabi ang tukso, layuan nyo kami. lang, siguro, pag nagmamahal ka, kailangan mo magtiwala. Wow! Pero ayun din, huwag na. Siguro yung mga tiwala ko, may percent na ako. Alam niya yun, sabi nga niya may wall eh. Tsaka kasi bago naging kami, talagang malalayong wall ko. Trust issues kumbaga. Kasi yun sa dami na pinagdaanan. Napaka-public doon, diba? And ngayon naman na parang tumatagal kami, mas nakikita ko na actually mag-one year kaming nag-start dating ng February. Pero yung naging kami, June na. So, medyo, diba? Nagpapadalagang Pilipina ka na sila. Please! Kasi natuto na ako dati kasi jowa na kita agad. Jowa na kita agad. Kung san ako, ano ba yun? Wala eh. Kailangan mong matuto. Kailangan mo talaga matuto. Siya rin, secure din siya sa'yo na... Sinasabi niya naman na... paano yun? I'm sure napitin ka. Hindi naman. Yung totoo yung kapag maganda ka, tapos marami kang follower, dami na chat sa'yo, hindi totoo yun. Ilang taon ako single, halos dalawa. Halos dalawang taon din ako single. Bakit bago yung secret, wala namang nag-slide sa DM. joke lang. Meron siguro, pero hindi ko kasi na ini... Alam ko yung parang, yung sa amin kasi hindi naman... Hindi mo siniin. Oo, actually, isa sa mga nag-slide pala sa DM. Nag-slide. Last year. Pero... Nag-slide mo kasi, kaya mo siniin. Hindi ko nga nasin, Mare. Sayang. Diba? So, hindi ko siya nasin agad. Wala. Nagre-reply lang siya sa story ko. Ganun. Tapos, hindi ko nakita. Nakita ko na yon nung nakapagpakilala na kami sa isa't isa. Nung napag... Ay, pinidiyan pala. Hindi, kasi... In person na.
nagtanong siya ng ano, kaya nito, IG daw. O, sige, IG. Pag tingko, may message naman siya. At message pala. Di ba? Hindi ako ano, hindi lang talaga apo ako pala pansin pagdating sa ano. Kasi hindi mo naman alam kung anong makukuha mo sa ano. Iba yung sa personal and yung pakilala ng common friends na mabait yan, ganun. Medyo kahit paano meron ka pang mapangkakapitan. So, gentle giant ba siya? Gentleman. Gentleman. Wala akong masaya. Hanggang inaano ka pala niya. Pinukurso ka niya talaga. Basta hanggang ngayon, piling ko nililigawan ako. Matangkad, di ba? 6'4". Di ba kasi interpretation ng gentle giant? Ano ba yung gentle giant? Pumami. Sandali. So, paano Pasko nyo? May plans ba kayo? Wala po. Pasko New Year, may laro siya. Tsaka MMFF. Yes, focus din ako sa Kampon and siya focus din siya doon. Mga January, ayan. Kasi ano na rin naman eh, ano na ako, parang vlogmas season din kasi birthday ko pa, Kampon pa, sunod-sunod yung event ng December, wala talaga po akong pahinga. So sabi ko, January ako mag-take ng off. After siguro mga after 2 weeks ng New Year. Kaya ka nag-shoot sa content creation mo? Kagabi lang. Dalawang content yung na-shoot ko. Tapos nag-attend pa ako ng TikTok. Oh my God, diba? Oo, tapos nag-birthday pa ako. Tapos nag-press code pa ako. Ano pang next? Let's go! Hindi, ngayon, maya-maya, alis na din ako. Diba? Mag-impake ako. Para saan? Magja-Japan ako 2 days, oh, 'di ba? Kasi ganyan nga. Eh, makikita mo naman pala. Hindi, pero hindi kasi ngayong December, January pa ako aalis. Mag-impake lang ako para dun sa mga next work pa namin. Thank you. Thank